Good evening. Today is January 18. Current time 6:09 PM. May playdate si Brent. Nandito kami ngayon sa harap ng building ng friend niya. And there is Alan. Then kami ni Alan mag-coffee na lang. Medyo busog pa kami kasi nag-late lunch kaming dalawa. Si Brent, nakipaglaro siya din sa friend niya. May dala siyang PS4 na... Ano tawag dyan? Call of Duty? Controller. Controller, tsaka yung mga CDs niya. Hindi namin alam kung ano oras namin siya susunduin. Siguro after 2 hours, high glasses ako ngayon kasi wala na akong contact lens. Kaya ito na ngayon ang suot ko. Pareho kami ni Ana na eye glasses. May nagpaparinig. Si Brent, very busy siya ngayong weekends. Thursday night ngayon, meron nga siyang playdate. Tapos kinabukasan, hindi ko pa sure kung matutuloy bukas. Kasi nga, si Massimo, yung anak ng friend ko, almost a week na siya na may lagnat. So, hindi namin alam kung matutuloy kami tomorrow morning para sa playdate niya. Then, on Saturday naman, may playdate uli siya. Doon naman sa isang kaklase niya. Kay Walid naman. Ihatid namin siya 10 in the morning. Then, siguro mga around 2 or 3 o'clock susunduin na namin. For sure, magbi-PS4 din sila kasi yung batang yun, mahilig din sa PlayStation. Yun na yung mga levelan ng laro nila ngayon. Si Brent, gamer na siya. Dumadayo pa siya. Dala yung controller niya na color blue na regalo ng ninong niya. Can you show it to our viewers? Eto, regalo to ng ninong liloy niya, yung asawa ng sister ko. Bali siya yung daddy ni Francesca. Alam ko si Francesca manonood na ito. Hi, Francesca! Ito na si Brent. Sinundo na siya dun sa lobby. And now, we're here at Starbucks. Pahil. Sige, later! Ito kami sa loob sa araw. Nakatupi na coffee siya. Ito ako masipin. Tsaka, blueberry muffin. Alis na ba tayo? I'm vlogging using my phone kasi, as always, naiwan ko yung vlogging camera ko. Talagang plano ko na mag-vlog pero, ang galing ko, naiwan ko yung aking pang-vlog. Ang lamig! Anong ano na ba? 19 degrees lang pala pero feel ko ang lamig kasi. Saan tayo, honey? Susunduin na ba? Hotel. Sige. May nandiyan ba yung discount card? Wala ako nun. Ikaw ang meron eh. Hindi ko alam bakit ako nag-cold na drinks. Siguro hot ka. Yes, I'm hot. So, 30 minutes pa. 45 minutes pa eh. Okay, ikot pa tayo. Yeah, ikot tayo. Alam ko na, hanap akong barista. Daanan natin lahat ng Starbucks. Tingin lang tayo. Tapos yun, sigurado nun, honey. 30 minutes na nakalipas na masusundo na natin si Brent. Wala naman silang gano'n eh, beer. Titingnan nga lang natin eh, magti-trip lang tayo eh. Pupunta lang tayo na iba't ibang Starbucks. Diba? Wala tayong Kuwait. Wala naman yata talaga. Sana excuse. Meron dyan. Kamay mo kaya. I'm sorry, kasi I'm vlogging. Kasi honey, may bagong policy na nga ngayon. Kapag ka hindi mo na-reach yung 4,000... Basta yung views... Parang 4,000 hours ba yun in a year? Tapos hindi ka nagkaroon ng... Basta yung 1,000 subscribers? Hindi ko pa nabasa yung ano na yun eh. Yung new policy ng YouTube. May mga nakatanggap nun. Nakakilala ko. Ako naman wala ko natanggap ng email. Pero yun nga. Parang hindi ka na magiging eligible for monet. Eh, warning lang para sa kanila yun. Pero honey, binibigyan sila ng 1 month. Sa tingin mo ba kaya yung 1 month? Kailangan magkaroon ka ng over 1,000 subscribers and then sasabihin na natin na nakakuha ka ng 1,000 subscribers. Eh, kailangan yung 4,000 hours na view in a month? Pero na lang kung gagawa ka ng ano, viral. Hirap pa. Oo, lalo na pag ano ka, nag-uumpisa pa lang. Parang ano yata eh, kaya nagkaroon ng ganung policy. Kasi... Baka nasilip ng YouTube yung ano, yung mga follow for follow, sub for sub. Magka-comment sa ganito, magla-like lang. Pero hindi naman talaga panonoodin yung video. More on pera-pera na lang, hindi talaga yung quality videos ang ina-upload. Iba pa, vlogs ng iba nare-repost. Kumikita sila sa vlogs ng iba, sa videos ng iba. In a way, parang napoprotektahan yung nga lang, yung mga malalaking YouTubers. Hindi yung maliliit, yung mga nagsisimula. Pero, syempre, kung ganun nga naman policy nila,
ma-i-inspire yung mga bagong YouTubers gumawa ng quality video. May maganda't hindi. Pero nakakatakot pa rin. What if ako, di ba, honey? Minsan may time na bigla akong humihinto na mag-vlog. Di ba, no? Tapos biglang nawala yung pag-monetize ng video. Sayang din, ha? Pero kasi, ako naman kasi, more on talagang parang online diary. Okay, nakakatuwa na nakakapag-earn ako ng pera. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki. Di ba, no, honey? Hindi naman ganun kalaki. Parang nakakatuwa lang, no? Wow, may ano ako, parang sweldo ako from Google AdSense. Kasi parang nandun yung reward mo na, ay, napapanood ka, nakakapag-entertain ka ng iba. Hindi yung talagang, wow, kakaririn ko to, malaki yung kinikita, hindi. Pero basta. Dito ka ng content. Like, ani, mas malaki pa nga, di ba, kung totoo sa'yo. Paano i-bully ang asawa, ganun. Parang pwera, yabang, or ano, mas malaki pa yung nagastos kesa dun sa kinikita, sa totoo lang. Oo naman. Siya, bumili siya ng GoPro sa akin, GoPro Hero 4, Hero 5, tapos binila niya ako ng yung ano drone, binilan niya ako ng Karma Grip. Syempre pa nag-edit ka ng vlogs, nandun yung oras ng pag-edit mo. May time na parang buong araw akong nag-edit. Tapos may time na wala kaming pagkain. Hindi, grabe ka naman. For the sake lang na makapag-vlog. Pina-upgrade ko pa yung iMac. Yun, pina-upgrade pa yung iMac kasi mabagal na. Magbabiyahe ako. Let's say yung magta-travel kami sa Philippines, dala ko pa yung laptop ko just para makapag-edit. Tapos syempre, meron ka started. Laptop ko yun. Laptop niya yun, inangkin ko. Kasi yung laptop ko, binasa niya. Laptop, pinalitan ko ng iMac. Pero yung totoo kasi, ginagawa ko to kasi nga, online diary, something na, alam mo yun, mapapanood namin. Pag sabihin natin matanda na, ami, wow, ganito pala yung tsura ko na matanda. Ay, ganito pala yung mga nangyari sa amin dito sa Kuwait. Ilang years na ba ako nagpa-vlog? Three years na ako nagpa-vlog. So, ilang videos na yung nagawa ko. Mga kapatid ko or yung family ko sa Pilipinas, nakikita rin nila kung ano yung buhay namin dito. Kuha na namin si Brent. We're going home now. Current time, 9:35. Huwag mo mapatutugin, Bentley. Makaka-copyright ako. 9:35 PM. Umirit pa, dapat susundin namin siya 8:30. So mga 2 hours lang yung playdate nila. Sabi kasi nung mom niya, sana hinga, pahabahin pa namin. So inabot ng 3 hours. Pwede makaka-copyright ako. Tinama mo na. So umabot ng 3 hours yung playdate nila. Okay naman, nag-enjoy naman sila. Naglaro sila ng football. Medyo pawis na nga si Brent. Kumain daw sila ng pizza for dinner. Kaya, ayan, masaya siya. Natatakot ako, baka mag-copyright ako. Lalakas ako nalang yung boses ko. Pinapakinggan niya kasi yung kanta niya para dun sa best friend niya. Ay, huwag ko na sabihin kasi mamaya umiyak na naman mo. Sige, later na. Tapos na kami. Ha? Hindi, nababag ako. Manonood kami ng movie. Gamit namin yung projector kasi sira na yung TV namin dito sa kwarto. Nag-retire na siya after 10 years. More than 10 years of service. Charot. Para-paraan muna. Nanood kami ng Jurassic Park, pero yung Lego. Lego version. Okay. Sige. Good night na muna. Nanonood pa rin si Brent sa phone niya. Yung ginawa kong video. Paing ang aga-aga nang iistorbo. Wow! Pakita mo yung sarili mo. No makeup. Ginaganyan mo ulagi. Siyempre, kailangan ayusin, Adika. Ayun, hindi kami aalis ngayon. Dito lang kami ngayon sa bahay. Kausap ko lang to. Kanina pa to tumawag mga before 7 o'clock. Oh, an hour na kita kausap. Oh my gosh! Sobrang na-miss niya ako. Ganyan yan sa akin. Patay na patay yan sa akin. Anyways, hindi kami aalis ngayong araw na to kasi yung anak ng friend ko na dapat ka-playdate. Yung ngayon, yung ka-playdate dapat ni Brent. May sakit pa rin. So, stay lang kami dito sa bahay. Siguro, maglalaro na lang ng PlayStation. Tsaka, gagawin yung ibang homework tsaka project ni Brent. May project pa kasi si Brent, hindi pa namin nagagawa. So, ano pa bang gagawin ko? Magbe-breakfast kami. Iinitin ko yung chicken na binili ni Alan sa Chowking kahapon for lunch. Siguro, kausapin ko to hanggang sa magsawa ako. Nakakasawa na nga eh. Kumakain daw siya ng pansit na gulay. Pero tinan niya yung pansit niya.
Pansit lang talaga. Ako nagluto. Si ate nagluto. So sabi mo kumakain ka ng gulay, hindi ka naman kumakain talaga ng gulay, huwag kang mapagpanggap. Mapagpanggap ka eh, hindi ka naman talaga nagugulay, feeling mo healthy ka. Ayan po ang dahilan kung bakit po siya payat. Charot. Pansit lang po yan, nilagyan lang po ng toyo. Walang seasoning, walang laman, and all. Uy, pero ano to, hindi to instant ha? Hindi to mga pansit na oo nga naman, oo nga. Oo. Healthy nga daw kasi. Talagang yung rice sticks lang. Niluto ng maayos, nilagyan lang ng tubig, asin, tapos na. Walang gulay man lang, oh. Grabe, ganyan siya kumain ng pansit. So, sabi niya sa akin kanina, yung nagluto niyan, anong magagawa ko? Nagugulay naman daw siya. Pero yung tipong pwede niya raw i-separate yung gulay sa pansit. Okay, makapagkwento ako kasi si Bren nasa labas na lalaro ng PS4. And I think, while talking to his cousin, Pia, kasi narin ko yung boses ni Pia, si Ala na sa bathroom. Ayan, kakalabas lang. Wait. Nag-toilet. Sige, Yanni, mag-vlog. And then siya. Ano pinapanood mo? Balahibong pusa. Baliw. Okay, back to my story. Kagabi kasi may nangyari. Nung pauwi kami from his friend's house, dun sa playdate nga niya. Diba, kagabi sinasaway ko siya na hinaan yung volume nung pinapanood niya, nung pinapakinggan niya. Yung kanta ni Bruno Mars, yun, yung Count on Me. Pinapahinaan ko yung volume kasi baka makopyright ako. Actually, pinipigilan ko siya na pakinggan yun. Tsaka panoorin yung video na ginawa ko sa kanila ni Nathan. Nakwento ko na di pa gumawa ako ng video montage, compilation ng lahat ng videos nila, ng pictures, na magkasama sila dito sa Kuwait. Every time na naririnig niya yung kantang yun, bigla na lang siyang tumatahimik, tsaka umiiyak. Kagabi, it did happen again. Alam mo yung tinatago pa niya sa amin kasi yung hikbi niya, pinipigilan niya, tsaka yung pagsingot-singot niya. As a mother, I feel heartbroken for my son. Alam ko na ano pa rin yung feeling of abandonment niya, namimiss niya yung best friend niya. Parang feeling ko nagigilty rin siya kasi nga last night nag-enjoy siya. Yung best friend din ba niya? Nag-enjoy din ba? Or sana kasama niya yung best friend niya? Yung mga ganong feelings. Hindi pa kami nag-usap ni Brent about it. I think ayaw din niyang pag-usapan dahil nahihiya siya. Kung makikita niyo, okay yan. Kung maririnig niyo, masaya siya, tumatawa. Pero konting bagay lang na makapagpaalala dun sa best friend niya ngayon, naiiyak siya talaga. Nangyari rin to nung Monday eh. Dapat mag-vlog ako kasi meron kaming brunch date ni Jamie noon. And payag na si Jamie noon na isama ko siya sa vlog. Kaso nga lang may pinag-usapan na kami seryoso. And ito nga yung subject na yun. Nung Monday morning after maligo ni Brent, bigla na lang siyang tumahimik. And then ayun, umiyak siya. So ang ginawa ko na lang, niyakap ko siya. And binigyan ko siya ng assurance na everything will be alright. Kung ano yung nararamdaman niya ngayon, malalagpasan niya yun, yung pagkakamiss niya, isipin niya lang yung best friend niya kasi umuwi na, he should be happy for him, and magkikita pa rin naman sila eh. Hindi naman mawawala yung possibility na ganun, and sabi ko rin sa kanya, huwag siyang matakot na makipagkaibigan. Kung gusto niya maging best friend uli yung bago niya makikilala, huwag siyang matakot. Si Paul, dati na niyang kaibigan yun, pero hindi sila ganun ka-close. What I like about Paul, nung I think nakita yata niya na malungkot si Brent sa school, nag-reach out siya. And ngayon lagi sila magkasama. During break time, hindi niya iniiwan yata si Brent na mag-isa. Actually, napag-usapan na nga rin namin to ng mom ni Paul. Talagang concerned din yung mom ni Paul kay Brent. Last week, si Paul, siya yung pumunta dito sa bahay. Tapos, last night, si Brent naman yung in-invite nila dun sa kanila. We are just keeping him busy para hindi niya masyado maisip nga si Nathan kasi nga nalulungkot siya. Hindi pa sila ulit nag-uusap kasi, ewan ko, parang hindi pa time. Parang nagdadalang isip rin ako na pag-usapin sila. Kami naman nung mom ni Nathan, nag-uusap naman kami, nagbabalitaan kami. Hindi pa lang talaga namin siniset yung araw na pag-usapin si Nathan tsaka si Brent. For those na nakaranas ng ganito, na mahiwalay sa best friend nila, yung anak nyo ba, or kayo mismo, if you have any tips how to overcome yung sadness na naramdaman nyo,
please comment down below. Let me know kung paano niyo nagawa yon. Ako naman kasi talagang loner naman ako and hindi ko pa naman na nararanasan yung best friend ko malayo sa akin, na ako ang iniwan dahil pupunta siya ng ibang bansa. Hindi ko pa naranasan yun. Though ako, may best friend ako ha. Nag-usap kami last time kung ano ba naramdaman niya. Siyempre, malaki kami nung nagkahiwalay kami. So, parang okay lang. Ito kasi bata pa. So, kaya talagang nag-worry ako.